So again, thank you very much for joining our learning session for today. And we're going to talk about creating advertising materials on using platforms like Canva, Crello, and GIMP. But of course, what we find to be the easiest to use so far is Canva. So siya yung gagamitin natin. So actually, kapag gusto mong gumawa ng ad, pwede kang gumawa ng ad manually, no, through Facebook, and then just choose the pictures that you want to use. However, if you want to manipulate your images and at the same time add some sass to it, no, however you wanna call it, no, para mas ma-customize mo pa further yung experience, pwede kang gumamit ng mga templates from Canva, tapos ayusin mo na lang siya, no? So, meron dito mga marketing materials that you can create. So, hindi naman siya limited lang to your social media ads, but we're talking about marketing and advertising materials in general. So, you can create posters, you can create flyers, brochures, pwede ka rin gumawa ng gift certificate. And then, kung gusto mong mag-run ng mga ad materials, so meron dito mga skyscraper ad, rectangle ad, leaderboard ad, and Facebook ad. Ideally, if you're doing a campaign that may comprise both offline and online para mga advertising experience, what you would like to do is kahit pa paano gusto mong planuhin yung look and feel niya para mas maging consistent siya, no? So, for example, kung gusto natin mag-create ng poster, although nung isang session natin, nagpakita tayo ng poster na ginawa natin, pwede tayong kumuha ng template na mag-fit dun sa ating requirements, no? So, halimbawa, pwedeng simple announcement lang siya, o kaya, when do you need a poster? Maybe you are in an event at kailangan mong magbigay ng poster kasi yung pinakita mo online, pwedeng hindi siya basta-basta makaka-attract ng attention, o kaya hindi siya mare-recall, especially kung hindi naman sila ganun ka-decisive to begin with. So sometimes you want to create a flyer para mas madali mo makommunicate yung ideas. So, depende sa ino-offer mo, pwede ka naman gumamit ng isang straight-up na material, o kung gusto mo naman, gumamit ka ng... Mas maganda sana kung graphic na, isang graphic lang, enough na siya para ma-convey what you have in mind, no? So for example, kung gusto kong i-promote yung aming training program, ang gagawin ko, pipiliin ko yung infographic that more or less describes the training program. So for example, meron kaming, due to parang popular demand in a sense, so meron kaming digital marketing na program, although we haven't really promoted this, kasi hindi pa ayos yung landing page niya. So, ganyan siya. Pero, dapat kasi i-edit na yan dahil nagpalit kami ng badge. So, kung gusto ko siyang lagyan ng badge, asan na yung badge na pinagawa ko para sa kanya? Branding. Okay, hindi ko pa pala na-upload yung badge niya. Okay. Ah, alright. Parang ito yata yung ginamit namin sa kanya. Parang influencer marketing ang perspective niya. So let's say, di lang up pa, no? Pero kung halimbawa meron akong ibang ginamit na badge, pwede ko siyang ilagay dyan. And so you want an infographic na madaling mag-convey nung ano yung gusto mong i-communicate. Ayun, nalito na ako. Ito pala siya. So let's say yan siya. So pwede ko siya ilagay dyan, no? Although dapat ideally mas naayos ko pa to. So you need to allot white space para kahit paano may focus ka. And then talagyan natin siya ngayon ng title na gusto natin ilagay. So since this is a poster, ideally you want to give a call to action. So kung call to action siya, so lagyan natin siya ng heading. Tapos nakalagay dito. Actually, kaya hindi ko siya basta-basta ma-market dahil marami na kasing ganito ang title ng mga programs nila. So I'm still thinking kung ano yung tatawag ko sa kanya para mas maging mag-stand out siya on its own, no?
at hindi magmukhang me too na klase ng program. Although, yung prototype nito, ni-roll out na namin siya noong 2014 pa. Kaya may ganyan kami poster kasi may initial run kami niya noong 2014. In fact, kung gusto niyo siya makita, nandito siya sa certified.digitalfilipino.com. Nandito siya sa, pati yung roll prototype nung e-commerce namin, nakalagay siya dyan. Ito yung prototype niya. So, tapos, nandito lahat ng mga lessons nung ginawa yung prototype nung program, nung nag-initial dry run kami. And we did the session in Ateneo back in 2014. No? Hindi ko lang siya na-launch talaga ng maayos na pang-commercial. So anyway, let's say, gagawin ko na siya. So, pili tayo nung brand natin. Sabi ko gusto kong gamitin si Ubuntu, as discussed the last time. So, pipiliin ko si Ubuntu. Ubuntu. Hindi kagad siya lumalabas. Ayan. And then, left aligned. So, makasabihin ko na become. Okay. Okay. And then siguro laki, mas ano ako na lang yung font niya. Liitan ko na lang. Or gagawin ko siyang center. Pwede ko rin siyang ilagay dito. Para mas mag-focus siya. And then, pwede natin siyang lagyan pa ng more info kung ano yung gusto natin sabihin sa kanya. So, let's say, nalagay natin yung URL. Okay. And any add-on info that we think can help, no? So, halimbawa, meron tayong nakalagay ng ganyan. So, this one is very simple. Pwede rin natin siyang lagyan ng color kung gugustuhin natin. Of course, we could make this snappier. Pero that is an example. Pero this is an example lang, very basic. Pero kung gusto mo pa siyang paglaruan, pwede tayong mag-add ng another. So let's say, normally pag gumagawa ka ng flyer, pwede kang gumawa ng back-to-back na flyer, di ba? So kung gusto mo may mag-stand out pa yung text mo, then pwede mong gawing tall yung text o kung ano pa yung gusto mo i-convey. Pwede kang mas maglagay. May mga nakita akong flyers na they try to put as many information as they can in the flyer. Pero para bang you're expecting too much from the person na may time talaga siya magbasa. So minsan, naniniwala pa rin ako dun sa idea na less is more. So less yung information, pero enough siya dapat para makakall ng attention. So hayaan mong yung simplicity niya ang makakot nung attention ng person para mag-want to know more siya, no? Of course, pag ganito naman na sobrang simple, then pwede kang maglagay ng mga familiar. Pwede kang maglagay ng emblems na pwedeng mag-add ng familiarity dun sa material na diniseminate mo. So for example, kung gusto kong mag-add ng familiarity, ang gagawin ko, pwede akong mag-add ng logo. Magbabanggit ako ng mga collaborators. So siguro ilalagay ko yung logo ng partner ko for the program. So ngayon mukha na siyang malaki. So kailangan ko na siyang liitan kasi meron na ako ilalagay na add-on elements.
So, okay, ilalagay ko yung logo niya. Pwede ko nang tanggalin to. Tapos mag-add ulit ako ng text. So, okay. So, yan siya, no? Although, I could improve the placement better, pero pwede natin sabihin na for the meantime, para mapakita tayo na may nagawa tayo, pwede ganyan siya. Tapos, pwede ko po siyang i-improve kung ano pa yung mga gusto kong ilagay na design elements. So, pwede may ganyan pa siya. Of course, depende kung ano yung relevance, no? So anyway, this is a simple flyer. Ang point lang natin doon is through Canva, madaling makagawa. So halimbawa, may event ka tomorrow, kailangan mo lang na may flyer ka na mag-giveaway mo kagad during the event. So you can design something and send it right away. Para kahit paano, pwede na may makakita kagad sa kanya. So kung meron mag-inquire sa'yo, ma-accommodate mo. Of course, ideally, you want to prepare better. So, nasa presentation mo yan kung paano mo i-convey yung idea. So, kung gagawa ko na ibang flyer, yung mga talagang na-prepare ko ng maayos, na na-workout ko over time, pwede ganito ang itsura niya. So, ganun ulit. Pwede i-follow ko lang yung template na meron ako dun sa taas. At yun din ang gagamitin ko para for consistency. Lalo na kung ang gusto kong gawin ay parang back-to-back na poster. I don't know kung pwede ko itong i-copy. Hindi yata eh. Ah, pwede. Yun. So, meron ako mga kinuhang domain na hindi ko pa siya nai-implement actually. So, I think ito yata ang ginamit ko dito, Ecom University. Although, hindi siya yung ginagamit ko talaga. Although, for the sake of discussion, pwede natin siyang ilagay dito. Tapos, ganun ulit, pwede kong ulit ilagay itong elements na to. Ganyan ulit siya. Copy ko ulit. Tapos, yung copied version, dito ko naman siya ilalagay. Tapos, iba naman yung logo na ilalagay ko sa kanya, si e-commerce advocate na logo naman. So, ito, very simple lang siya, no? Ganyan yan, kung meron kang event, then pwede mong, meron kang nagawa na gusto mong i-communicate right away. Then, pwede ka nang ipapadala mo na kagad sa printer mo. Then, pagkapadala mo sa printer mo, gagawin na niya kagad. Tapos, within the same day, pwede na yung i-courier back sa'yo. O kaya, papadeliver mo on the event itself. So, pwede ganun siya, no? So, this is an example of a poster. And then, ang gagawin natin next, so nakagawa na tayo ng poster. Now, in some situations, kailangan mo naman gumawa ng brochure. So, usually, yung brochure, it depends on the scenario that you may have. So, minsan, mas kailangan mo ng mas compelling na brochure. So, dyan na yung talagang you become more transparent in communicating what your program is exactly about.
So, ito nakikita natin, trifold siya. Tapos, usually, back-to-back din siya. So, iisipin mo na kapag pinrint mo siya, may fold ka rito, may fold ka rito. So, itong nasa first part, pwede ito yung nasa front cover niya. Tapos, ito nasa likod niya. Although, pwede mo rin siyang tignan from a point of view na parang straightforward na flyer din siya. So, depende sa inyo. Pag medyo nahihirapan ka pa kasi hindi ka pa ganun ka-familiar kung paano mo siya i-design, then pwede kang tumingin ng gawa dito. So like in this case, meron tayo nakita ng two versions. Food festival brochure. So meron siyang inside and outside. So pag may nakikita kang number na ganyan, ibig sabihin may template na siya na pwede mong gamitin. So meron din dito, travel brochure naman siya. So two-part brochure, may inside and outside. Meron ba siyang parang courses na pwede natin gamitin? So, pwede kang pumili kung ano yung layout na tingin mo mas mag-work well for you. So, tingin tayo ng isang layout dito na pwedeng mag-suit sa atin. Okay. Sige. So, let's say ito yung napili nating layout. Sino ba maganda? Parang cute yung kanina eh. Kasi normally, kapag brochures, ideally maganda sana kung may picture, no? Para mas enticing siyang tignan. Okay. Perks of working from home. So, halimbawa, yan yun. So, meron siyang graphic, then meron siyang parang mini explanation niya. So, halimbawa, kung gusto kong gamitin itong layout na to, of course, kung may brand colors ako, I have to be careful of my brand colors. At sundan ko siya. Pero, since gumagawa tayo ngayon ng sample, ganyan yan siya. So, tataas ko lang siya. And then, so, meron ditong space. So, pwede kong gamitin yung space na yan para ilagay yung three logo placements na nialagay ko, yung mga partners for the program. So, yung collaboration, actually, pwede ko siyang ilagay dito. Tapos, gawin ko siyang black text. Okay. And then, pwedeng ito ang nakalagay dyan, yung website. So, let's say, although dito nilagay ko na yung website. Okay. Lalagay ulit tayo ng logo. So dito, ilalagay natin yung mga logo. So kukunin natin ulit yung logo. Yun minsan yung challenge, no, kapag halimbawang yung material na hawak mo, kagaya sa akin, yung hawak kong mga images, parang wala ko yatang PNG na hawak. Kaya minsan, nalilimit ako na kailangan ang gamitin ko dapat white ang background. Kasi dahil ngayon ang hawak kong kopya. So, of course, kung if you can have a better version of the graphics with you, the better. Pero kung hindi maiiwasan na limited yung graphics na hawak mo, then you just do with what you can do, no? Kumbaga, you just have to be practical about it and do whatever is necessary para ma-complete mo yung dapat mong i-complete, no? So, ito siya. And then, ito, pwede nating, meron tayong nakalagay na graphics dito. So, pwede ko siyang palitan.
And then, pwede ako maghanap ng ibang graphics, like yung mga siguro ginagamit ko nung nagka-campaign pa ako. So, maghahanap ako ng... I think may graphic yata ako na nandun yung mga graduates. So, let's say, for the sake of discussion, sino ba? Ay, hindi sila. Hanap tayo na iba. Wala yata ako ah. Okay. So, hanap lang muna ako. Very quickly lang. Hindi ko makita yung graphics na ginawa ko, ginamit ko before. Ito ang hirap po, medyo marami kang nakalagay. Tapos na to sort out ka kung ano yung gusto mong gamitin. Okay. So halimbawa, nagamit tayo ng ibang graphic. Okay. Bakit nga ba yung iniisip ko? Ito na lang. So, meron tayong nakita rito. So, let's say I'm willing to pay for it. Ito yung kukunin ko. So, ayusin ko na lang siya. And then... ito siguro para signifying payment. Hindi tayong pinapatang nag-pop up ng ad. Sino pa ba? Although pwede nga ako mag-avail ng trial para makalibre ako dun sa mga images. Although dito parang medyo cluttered na siya, no? Kasi parang ang dami natin nilagay. Although meron na palang free doon, meron na palang logistics doon, meron na rin payment, so hanap tayo ng iba. Sino ko ba ang pwede natin inagay? Ito na lang siguro. Yung mga images ni Canva, usually hindi naman siya ganun kamahal, no? Makakakita ka ng $1 lang. So, kung tutusin, very competitive yung price. So, at least mas may flexibility ka, no? Although, of course, if you can put a better photo, we might as well put a better photo. Tapos, lalagyan na natin siya ng inside text. So, halimbawa, lalagyan natin to. 11-month certification program. Build an e-commerce site, marketplace, SaaS. So, yan. So, naglagay lang tayo ng sample text dito. Lagyan natin siya siguro dito sa baba. Then, lagyan natin ito sa taas. And then, siguro ito gagawin ko rin siyang white. And then, yung brochure colors natin. Pwede natin gamitin yung ating color.
undo. I'm supposed to change this one. So, pwede ganyan siya. And then ito. Pwede ganyan siya. Okay? So, naglaro tayo dun sa color, no? Tapos ngayon, pwede na tayo maglagay ng second na page. So, napakita natin na pwede tayong gumawa ng second page na. So, we'll add a new page. Tapos, puntahan natin ulit yung layout natin. Pwede na natin gamitin tong layout na to for consistency. Although, I have to adjust the colors. Okay? So, yan na siya. So, pwede ko na siyang paglaruan. So, halimbawa, dahil may program naman ako, pwede ko na siyang laruin. Like, halimbawa, pwedeng dito i-describe ko na yung requirements ng certified e-commerce specialist or certified e-commerce professional or whatever yung gusto kong i-emphasize dun sa brochure. So, halimbawa, pupunta ako rito. Sino ba yung i-emphasize natin? So, mukhang kailangan ko palang i-adjust to. Lumagpas siya. So, pwede kong i-emphasize yung certification requirements. Kasi usually, yan yung pinaka-challenging pag hindi nako-communicate, no? Diyan nagkakaroon ng miscommunication with the students. So, pwedeng yun ang mas i-highlight ko rito or dito ko siya ilalagay. Tapos, ang intention is para mas spark pa yung interest nila to inquire sa program, no? So, pagitan natin to. Okay. Meron tayong questions so far? Alright. What material or paper you use to print flyers? Normally, ang based na sa mga flyers na nagawa ko before, glossy paper yung ginagamit. Kaya siya glossy para, lalo na kung colored siya, para mas mag-stand out yung color na ginamit mo for your flyer. And then, at the same time, mas hindi siya mukhang cheap. Kasi may mga flyers na unang hawak mo pa lang, parang mukha siyang cheap. So, gusto mo yung flyer mo talagang worth keeping for the person holding on to it. So, yun yung gusto mong makuhang response. Now, normally, if you want flyers to catch the attention of your target market, kailangan meron ka rin konting education, no? So, halimbawa, so, gusto kong maglagay ng stats. So, pwedeng yun ang gusto kong ilagay sa poster. Sa flyer na ginagawa ko. So, halimbawa, ito. Yun nga lang, masyadong mahaba. So, gagawin ko lang siyang 12. So, meron akong ginamit na data na galing dun sa site. And then, parang hindi yata to yung appropriate na graphic para sa kanya. So, iba yung ilalagay kong graphic dito. And then, pwede ko nang balitan tong text na to. So, anyway, dahil medyo kulang tayo sa time, so let's leave the poster and flyer discussion. Punta na tayo dun sa next graphic na gagawin natin. So, meron tayong event, meron tayong flyer. Tapos siguro, dahil may event ka, yung flyer lang muna inaabot mo. Pero after that, yung mga lalapit talaga sa'yo na makikipag one-on-one conversation sa'yo, yun siguro yung bibigyan mo ng brochure. Kasi ibig sabihin, talagang interesado siya. So, therefore, worthwhile na bigyan mo siya ng brochure para i-discuss mo talaga what your program has to offer. So, ideally, dapat meron kang flyer, meron kang brochure pag nasa mga exhibit events ka. Now, kung iba naman yung situation natin, like gagawa tayo ng ad, so pwede kang maglagay ng ad, the same principle applies, kailangan
eye-catching lang yung ad natin. Huwag siyang masyadong, anong tawag dito, don't try to clutter it with text. Dahil kung hindi, hindi naman siya, dahil hindi naman siya i-approve ni Facebook pag masyado siyang maraming text. So you only want to put enough para makaspark ka ng interest dun sa audience mo. Pero at the same time, gusto mong maka-call ng action o maka-spark ng call to action. So ang gagawin natin, maglalagay siguro ako ng, meron akong nakitang material na gusto kong subukan. So meron akong nakitang circle. Yan. Nalagay ko na siya dyan. And then maglalagay siguro ako ng photo. Hanap tayo ng photo. Sige. Bakit ganyan yung mga picture? So, halimbawa, hanap tayo ng maganda sana yung walang background. Wala bang walang background? Merong walang background kaso ang bata naman niya masyado. Baka ayaw niya ng gawin natin lady. Ganda ni, maganda yung mga pictures ni Canva. Kaso, ang challenge natin, gusto natin gamitin yung graphic. Gusto natin, mas simple lang siya. So, let's say, ito yung gagamitin natin. Okay. Tapos siguro, papalitan natin yung background color. Siguro lakihan natin siya. Maganda yung may kumpas yung kamay niya kasi para meron siyang pinopoint out, no, na gusto niya sabihin. Alright. Tapos, lalagyan natin siya nung ano yung gusto natin i-communicate. So, babalikan natin yung graphic kanina. Yung alam, pag gumagamit ka ng graphics, huwag kang mag-expect na ititigan siya ng tao. Kasi di ba parang split second lang yan eh. So, pwedeng ganyan lang siya. Pwedeng ganyan siya, no? Parang nagtuturo siya. And you're hoping that the graphic will be interesting enough para makakatch siya ng attention. So, pwedeng ganyan lang kasimple yung graphic natin. Na we're hoping na it will be interesting enough para makatch yung attention ng person. Kasi pwedeng lumusot na to kasi yung text na to part siya ng image eh. So pwedeng hindi siya mag-cover dun sa rule. Although another way of doing it, pwedeng text ang gamitin mo kaso yun na nga, pag masyadong malaki yung text, pwedeng hindi siya ma-approve ng program. O kaya, pero pwedeng ibang graphic ka dyan, no? O kaya may question ka lang na ina-ask. So this one is a simple graphic. And you're hoping na pag ginamit mo siya sa ad mo, so kung halimbawang i-view mo siya in a normal ad na nakita mo sa Facebook mo, parang ang size niya lang ganyan eh. Tapos meron na siyang caption na nakalagay. You're hoping it's gonna be interesting enough. Ngayon kung gusto mo siyang lakihan, pwede mo siyang lakihan to the point na hayaan mong mag-over the edge siya. No? Kasi minsan yung over the edge, dahil nga parang mukhang inappropriate, pwedeng yun din yung makaka-pick ng interest ng target audience mo kasi parang may mali doon sa image na yun, bakit parang sumabit, no? Pwedeng yun yung mag-caught ng attention. So that can be one way of doing it. Pinaliit ko lang siya kasi in reality, di ba, pag tumitingin ka ng Facebook news feed mo, maliit lang naman talaga yung mga size ng images. So pwede mong tingnan kung magka-catch ba siya ng attention. So kung ganyan siya kaliit, tapos biglang mag-scroll ka, makita mo sa computer screen yung image,
makakatch kaya yung attention mo. No? So parang that's the idea there. So pwede natin, either liitan natin siya o lakihan natin yung graphic. Okay, so that is an example. Now, kung gagawa ka ng mga iba't ibang klaseng ads, lalo na kung maglalagay ka rin sa mga Google ads or maglalagay ka ng mga leaderboard ads sa site mo, you can decide whether magiging consistent ka ba dun sa team ng site mo or pwedeng iba yung maging approach mo dun sa gagawin mong ad. So, ito usually, ito yung mga nakikita natin sa gilid ng mga websites. Ang challenge sa mga ganyang klaseng ad, kadalasan, tinitingnan lang siya ng tao. Halos hindi siya kiniklik. Okay? So, kailangan pag, at least ako kung gagawa ko ng ad na kung alam kong ganyan yung limitation, talagang kailangan sabihin ko na click here to, ano, I really have to invite the person to click. Kasi kung hindi ko siya i-invite, baka hindi siya maging interesado. So, lalagyan ko siya ng text ulit. So, pwedeng yung text nakalagay sa baba rather than sa taas. So, sabihin ko lang, get certified today. So, nakalagyan lang siya. Tapos, dito, imbis na ilagay ko yung buong poster, baka ang gagawin ko, ang ilalagay ko yung badge. So, kung badge ang ilalagay ko, pwede akong gumawa ng dalawang version, pwede yung dark color or the energy colors na tinatawag natin. So, halimbawa, ganyan siya. Okay, babaan ko siya. Pwede ganyan siya. Dito, yung ginawa kong sample kanina, pwedeng lumusok to. Although, pwede mo rin sabihin na iba dapat yung nilagay ko. Pero ito kasi parang ang intention mo, mag-pick ng curiosity. Pero pag white skyscraper, hindi mo naman pwedeng ilagay yung ganong kalaki na text, ay yung ganong kalaking image, kasi limited yung size niya. So, kung alam mo limited yung size mo, then you just use the version na mas mag-fit dun sa scenario na meron tayo. So, ito natin to. Okay, parang bangko eh, no? Invest in your future. Pero anyway, so pag gumagawa ka ng ganitong ad, don't fall in love kagad sa first iteration na magagawa mo. Kadalasan, ang laro mo dyan, pwedeng arrangement ng pictures, like in this case, pwede kang gumawa ng multiple variation nung campaign na ginagawa mo. For example, gusto natin siya i-copy. So yan siya. Pwedeng dito, ang nakalagay, yung sa kanina, invest your future, ito, get e-commerce certified. Pwede ganun naman ang nakalagay na buy line dito. Tapos pagdating din sa isa, iba na naman. Para pag nag-place ka ng ad, makikita mo alin yung mas effective ang response. Tapos pwede mo rin paglaruan na dito, tinaas ko yung professional, pwede yung isang variation ng ad, pwede yung specialist ang nakataas rather than yung professional. So, depende sa inyo kung ano yung gusto nyong gawing play, no, para sa ad nyo. Now, yung mga large rectangle ads, usually, pagdating sa mga websites, nakikita yan sa kanan. And normally, kapag pag na-view mo siya sa isang website, parang ganito lang ang size niya. Ngayon, kung talagang large rectangle siya, pwedeng ganito siya kalaki. Yung nga lang, pag may mga ad blocker yung ginagamit yung viewer,
pwede rin hindi niya ma-view yung ad altogether. Lalo na kung nag-i-invest sila sa ad blocker. So, kaya kung tutusin, pag nag-run ka ng campaign, talagang multiple investment siya. Hindi ka pwedeng ma-stock up lang sa isa. No? So, pwedeng ganyan lang yan. Pwedeng ganyan lang yung ad mo. Pwedeng ganyan lang siya kasimple. Or, pwedeng may nakalagay pa siyang text. So, halimbawa, ganyan lang siya. Tapos, pwede ko siyang lagyan ng text. Oh, di mali. So, pwede may ganyan siya. Nung bago ko nilabas yung program namin, medyo talagang nag-invest din ako sa ads. May time noon na talagang pag may campaign ako, kinakareer ko siya ng todo-todo. No? Pero recently, medyo nag-iba kasi yung approach ko. Pero kung kinakailangan, possible naman talaga. So, pero if I will do this, ganito ang gagawin ko. Although parang simple yung approach niya, kasi nga, hindi ako mahilig sa obtrusive na ads eh. Mas gusto kong gamitin yung yan yung mga white space na yan. Hopefully hindi siya ganun ka-screaming on your face at mas makakatch niya siya ng attention. Pero of course when you run your ads, makakakita ka rin naman ng mga metrics whether effective ba yung ad mo o hindi. So kung hindi siya effective, then palitan mo siya. So kagaya dito, professional ang ginawa natin, ginamit natin. Tapos, let's say ito, kapalitan natin siya, ang ilalagay natin, ibang color. So, pang-testing din siya kung ano yung color variation na mas makakatch ng attention ng user. May user na mas interesting sa kanya yung purple, pero may mga user na yan. Kung nanood kayo nung, ano yun, umagang kay ganda ba yun, kahapon? Was it yesterday? I think it was yesterday. Yung guest doon, si Master Fu ba yun? Ay, basta yung feng shui expert nila doon, sabi nila, kung gusto mo raw labanan yung ghost man, kailangan mo raw red. So, kung naniniwala ka roon, then red ang gagamitin ko sa ads ko kasi panlaban daw siya sa ghost man. Sige. So, ayan, this is an example. Pinaliit ko lang siya kasi para magkaroon lang ako ng realistic view na kapag lumabas tong ad na to, more or less, ano lang talaga ang size niya? Kasi usually square ads appear also on websites and usually they are on the right side of the browser. Parang sa mga websites, nasa right side siya, no? Pero yun na nga, pwedeng hindi siya i-click eh. So, you have to make it interesting enough na ma-curious yung makakakita na mapapaklik siya. So, kung leaderboard naman yung ad natin, usually yung mga leaderboard, ganito kalaki. Ito yung mga talaga nasa taas ng websites na mahaba siyang ganyan. So, you have a lot of text to play around with. So, ang iisipin mo, ano yung gagawin mo dyan para mas makakatch siya ng attention. So, pwedeng dito, yan, pwede dito yung badge parade, kung tawagin ko. Kung ito yung gagamitin ko para mag-campaign, badge parade ang i-implement kong effect dyan. So, pwedeng ganyan siya. And then, hindi naman siya kailangan aligned or proportion. No? Kasi nga, minsan yung mga parang mali ang placement, yun yung pwedeng mas makapick ng attention kasi parang mali yung placement, no? Parang mayroong makaka-notice. Kaya iba, sabi nga nila, iba ginagawa nilang deliberate yun. Kasi nga, they want you to reply. So ito, pwede kang maglagay ng screaming text dito kung gusto mo. Tapos pwede ka rin maglagay ng person. So kung ilalagay natin yung model natin kanina na si Asian Lady, pwede natin siya ibalik. So hanapin natin siya ulit. Ito siya. Pwede natin ilagay ulit dyan.
Tapos, pwede tayong gumamit ng background if we want to. Tapos dito, pwede tayong maglagay ng text. At pwede natin lakihan yung text actually. So, ganyan siya. Tapos, yan. Although, parang hindi siya ano, no? Pero, kanya-kanya kasing style yan eh. And of course, pag entrepreneur ka, I must admit, minsan mas tempted ka pa nga na i-clutter yan, no? Kung ano-ano ilalagay mo. Pero again, less is more. So, mas simple, mas maganda. Bakit pa tayo kailangan maglagay ng person? Kasi nga, by default, people like to look at faces. So, pag may face, madalas mas nakaka-catch siya ng attention. Pero ayaw mo rin naman na too loud yung face niya na to the point na madidistract yung audience. But just enough para makapick ng curiosity. So, lalagyan ulit natin siya ng circle na shape. Ilalagay natin ulit dun sa likod niya. I-arrange natin siya, lagay ulit natin sa likod. Ayan. Ayan. Ayan naman yung pagkalagay. So, para lang, huwag naman sobrang white yung background. Tapos, ganun din, kung gusto mo lagyan ng circle tong kabila, pwede rin. Tapos, lagyan natin siya sa back. Tapos, pwede natin iba yung kulay niya kung gusto natin. Although, magkaiba sila ng effect. Pero pwede rin. Bakit hindi? Okay. So, ganyan siya. So, this is an example of another ad. Tapos siguro liliitan ko yung kanyang line height para mag-match lang siya. So, ganyan na siya. Alright? Okay. Now, binuksan natin si GIMP, no? So, actually, kung tutusin, hindi naman ako talagang user ni GIMP. Mas madalas akong, medyo masanay na ako gumamit talaga yung Canva na. Pero may mga tools siya kaya siya madalas na nagagamit o nagiging popular pa rin para gamitin. Kasi nga, may mga features siya na pwede mong ma-take advantage of. Halimbawa, erase to background or transparency using a brush. So, may mga tools ka na pwedeng gamitin sa kanya. So, normally, kapag nag-search ka ng mga articles, like halimbawa, select the fuzzy tool kung gusto mo mag-remove ng mga images, marami kang mga makikita mga suggestions kung paano ka mas makakapag-manipulate ng mga images better. So, meron din siyang mga tutorials. Like, ituro yung fuzzy tool, yung fourth na icon, ay, asan na siya? Ayan siya. Ito nga ba yun? Ayan. So, para kung gusto mo raw na mag-manipulate ng mga images, no? So, lagyan natin siya rito para at i-adjust ko yung aking browser. Okay? So, yun naman ang kagandahan sa online kasi kung tutusin, marami kang mga tools na magagamit and sometimes kapag hindi ka talaga ganun ka-familiar with it, yun, pwede kang gumamit ng mga tutorials para makita mo kung paano mo siya ma-manipulate. So, maghanap tayo ng isang image na pwede nating paglaruan for this purpose.
So, mag-open tayo. File. Open. Tingin tayo sa pictures kung sino yung pwede natin gamitin. I hope I have enough. Mahirap pumili ng mga numbers kasi baka mamaya kung ano pala yung picture na yan, hindi ko alam. Okay, tingin tayo ng... So, merong preview. Okay, masyadong cluttered. Maghanap tayo ng pwede nating gamitin. Pwede siguro yan. Okay. So, kung gagamitin natin yung sinasabi niya, kung susundin natin yung nakalagay dito sa tutorial, sabi dito, select the image background. So, select the part of the image that you wish to remove. So, yan. So, halimbawa, gusto natin siyang tanggalin. And then, using the Fuzzy tool, so, gamitin natin si Fuzzy. Ay, ano ginawa ko? Excited. So, gamitin daw natin si Fuzzy. Tapos, anuin natin yung... na ano tayo rin na. Teka. Click to drag a new selection. Baka dapat hindi ito yung ginamit ko. Teka. Oh no. Alright. Sige. Mukhang kailangan ko mag-bonus session for this one. Meron lang akong... Meron kaming graduation kasi ng 1 o'clock. At nagko-call na ng attention for it dahil may kailangan akong i-sign off. Pero for the meantime, I hope yung diniscuss natin preliminarily, yung how to work on your images or work on your graphic images using Canva. At least we have something to start with. I'll add another session para sa GIMP lang talaga at doon tayo magpo-focus. At least mas manipulate natin siya na yun lang yung gagawin natin. And I think I'm gonna schedule that on Sunday. Sunday ng tanghali, okay? So, please expect na mag-a-add ako ng another webinar session ng this Sunday ng tanghali. So, for those of you na interested para kung paano pag gagawin to, makaka-attend kayo for that one, okay? So, I apologize dahil medyo pinulang tayo ng oras para gawin siya. At hopefully sa Sunday, mas may time tayo. Siya lang talaga yung gagawin natin para... mas mapaglaruan pa natin yung mga images natin. Okay? So, thank you again for joining this session. So, before we end, are there questions na gusto niyo tanungin dun sa mga pinaggagawa natin kanina mga style? Yung sa Facebook ad, yung itong mga skyscraper ad, no? Wide skyscraper, large rectangle, o pati na rin dun sa brochure, yung trifold brochure na tinry natin gawin sa kaposter. So, may mga questions pa tayo. And then on Sunday, we'll add another session again on Sunday. 12 o'clock, magpo-focus lang tayo sa i-edit. May i-edit ko ba siya? I think may i-edit ko siya. So, at least ma-add natin yung session natin.